Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Narito ang mga nagpapagang balita ngayong araw sa Ronda Brigada. Talabel sa Rangani Province, dalawang lalaki pinagtataga-patay. Suspect, may problema umano sa pag-iisip. Ang detalye, abangan. Chief Safety Officer ng Philippine Ports Authority, panibagong biktima ng pamamaril, patay. Kampanya kontra droga at kapayapaan, patuloy na isinusulong ng otoridad. Scholarship para sa mga high school graduate na nais magtapos ng kolehiyo, inaalok ng lokal na pamahalaan. At pagpapabuti ng healthcare services, target ng Department of Health ngayong 2017. Sergeant, magandang hapon. Araw ngayon ng Huwebes, Enero 26, taong 2017. At live mula rito sa News Center ng Brigada News TV, ito ang Ronda Brigada! Pasintabi po sa mga kumakain at sa mga magulang, hiling po namin na gabayan kung nanonood man ang inyong mga anak sa ngayon dahil sa sensitibong balita na ito. Sa Alabel, Sarangani Province, patay ang dalawang lalaki matapos pinagtataga kung saan ang isa sa biktima na pugutan pa ng ulo. Suspect, kapatid at pamangkin ng mga biktima. Ngunit maging ang suspect, biktima rin ng sarili niyang krimen dahil nagawa nitong putulin ang kanyang mismong ari. Suspect, may diferensya di umano sa pag-iisip. Ibrigada mo si Joy Kanda. Bakas sa larawang ito ang karumal-duman na pagpatay sa dalawang lalaki matapos pinagtataga kahapon ng umaga. Nangyari ang insidente sa Purok Ulas, Barangay Alegria, Alabel, Sarangani Province. Nakilala ang mga biktima na si Charlie Gramatica, 37 anyos at Edwin Gramatica Luardo, 50 anyos. Ang dalawang biktima, kapatid at tiyuhin ng mismong suspect na nakilalang si Joey Gramatica, 27 anyos na residente ng Purok Ulas, Barangay Alegria. Itong mag-angke. Sa inisyal na investigasyon ng pulisya, naglilinis umano ang dalawang biktima sa kanilang farm lot nang biglang dumating ang suspect at bigla na lamang pinagtataga ang kapatid gamit ang bolo. Sinubukan namang awatin sana na tiyuhin ang suspect, ngunit bigo sila. Naghabulan pa di umano ang dalawa at nang abutan ng sospek ang tiyuhin ay agad itong pinagtataga sa liig at nahiwalay ito sa ulo. Maliban sa kapatid at tiyuhin, pinagdiskitahan rin ng sospek maging ang aso at kabayo ng kanyang makita. At di pa nakontento ang sospek dahil pati sarili niya di nakaligtas sa krimen, tinaga nito ang kanyang ari. Agad naman nahuli ang sospek at dinala sa paggamutan dahil na rin sa mga sugat na natamo. Medyo makorner na siya. Pinutulan niya yung ari ng suspect. So hanggang ano na siya, hindi nga siya maawat. Dahil wala na rin sa tamang isip. Wala silang alitan. Talagang nagkaroon lang talaga yung pag-iisip ng suspect na talagang umiba na niya. Di naman lubos akalain na tiyuhin ng mga biktima na maggagawa ng suspect ang karumal-dumal na pagpatay. May diferensya raw kasi sa pag-iisip ang suspect. At nang mga araw na iyon, nakaligtaang inumin ng suspect ang kanyang minimintinang gamot. Kaya duda niya, posibleng inatake ito ng sakit. Ana ra, daan man tugod nga adunay maintenance bitaw kay daan nga may sakit. Nitukar ang sakit niya. Kanya, nikumpisal pa siya nga pagkatakpan na niya, human na magwan, nikumpisal pa siya nga kanang nakaitom, mga di, ako man to silang ipamatay, kanang nakaitom na may sungay siyang tanaw, ano daw.
Inihahanda na ng otoridad ang kasong murder na isasampal laban sa sospek at ang posibilidad na mag-areglo ang kaso. Yung murder yung pwede natin ma-file sa kanya, I don't know yung mga relatives niya, kay parang gusto nila din na sila-sina lang mag-ayusan kasi alam nga nila yung situation ng suspect na ganun. Shilane Joy Kanda, Brigada News. Patay sa pamamaril kagabi ang Chief Safety Officer ng Engineering Department ng Philippine Ports Authority. Pinagbabaril ang biktima habang nasa isang bake shop sa barangay Labangal. Motibo sa krimen, di pa matukoy ng mga otoridad. Nagbabalik sa report si Brigada Shilane Joy Kanda. Patay sa pamamaril ang lalaking ito matapos sinambangan ng riding in tandem kagabi sa Phase 1 Doña Soledad Subdivision, Barangay Labangal. Nakilala ang biktima na si Danilo Perez, 50 anyos na residente ng nasabing lugar. Sakay ng kanyang minivan ang biktima nang pumunta ito sa isang bake shop. At nang nakipag-usap umano ang biktima sa tendera ng bake shop, biglang dumating ang dalawang lalaki sa kayang itim na motorsiklo. At dito, pinagbabaril na ang biktima. Isang Chief Safety Officer ng Engineering Division ng Philippine Port Authority ang biktima. Ayon naman sa kasamahan ni Perez sa trabaho, mabait umanong katrabaho si Perez sa kanila at wala itong nababalitang may kaaway o kaalitan ang kasamahan. Sir Danny, kuha na siya. Dedicated yun na sa sayang work. So ang yang current nga position is kuan man siya Chief Safety Officer. So siya ang in charge sa mga safety inspection regarding sa safety matter dari sa port. So wala ko iingon nga nakita nga kuan siyang klase ng pagkatao. Ang ako lang is kuan siya dedicated siya sa work niya. Sa ngayon, hindi pa makumpirma ng mga otoridad ang motibo sa pagkakabaril sa biktima at patuloy pa rin ang kanilang malalimang investigasyon sa insidente. Shilane Joy Kanda, Brigada News. Naaresto ang nasa top 10 watch list ng Fatima Police matapos ang ikinasang bypass operation kagabi sa barangay Dajangas West. Ngunit mariing itinanggi na sa kanya ang nakuhang ebidensya. Ibrigada mo Shilane Joy Kanda. Timbog sa isinigawang bypass operation ng City Anti-Illegal Drug Special Operation Task Group o KAIDSOT-G ang ikasampo sa listahan ng watchlist ng Fatima Police. Nakilala ang nahuli na si Melcher Abilera alias Balong, 35 anyos na residente ng Purok 1937 IB, Barangay Fatima. Nangyari ang operasyon sa Purok Darimco, Barangay Dajangas West mag-aalas 5 kagabi nang mabilhan ng mga nagpakilalang buyer ang mga pulis kung saan positibong nabilhan si Villanueva ng isang pakete ng pinaniniwala ang shabu. Ayon naman kay Villanueva, planted umano ang mga nakuhang ebidensya laban sa kanya. Dagdag pa nito na matagal na umano siyang huminto sa paggamit ng illegal na droga dahil gusto na nitong magbagong buhay. Ay wala man sila may nakuha sa kuha, pero pagabot sa opisina man, pagpicture nila sa kuha, na naman sila giputang sa tubangan ako. Sundo na ba kayo panawagan? Mga nang anak ganun tapo nga dili, dapat anaon nila ang tao kay luoy purong tao pa kay mga buhi kung tarong ang tao niya, anaon nila ba, trabaho lang, tao wala tayo plantidanay ba kay... Hindi po ba maayon na makulong ka nga kay sala, ma'am? Mahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang nahuli. Shilane Joy Kanda, Brigada News. Nang otoridad ang kampanya kontra illegal na droga. Kasabay nito ang paglunsad ng salaam o plantukhang para sa mga kapatid nating Muslim upang matutukan at masumpo ang paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Ibrigada mo Jeremiah Marie Dayana. Nagpapatuloy ang kampanya kontra droga ng kapulisan kasama lokal na pamahalaan. Ngayong araw inilunsad ng Police Regional Office 12 ang salam o plantukhang para sa mga kapatid nating Muslim. Kung saan dinaluhan ito ng mga drug surrenderees, barangay and puro officials at Muslim community leaders. Sa presentasyon ibinigay ng Hepe na Regional Salam Office na si Police Superintendent Sultan Salman Sapal, kanya inilahad ang mga negatibo epekto ng pagbibisyo tulad ng sobrang pag-iinom ng alak, paninigarilyo at higit sa lahat ang paggamit ng illegal na droga. Sapagkat labag umano ito sa tinuturo na relihiyong Islam. Sa batas ng Diyos,
lalong-lalong bawal ang illegal drugs. Sabi na ni Sir Jelly kanina, kamer, bawal, nagsisimula sa alak, sigarilyo, and then yung mga siyabo na yan. Bagay na sinaayunan ng Ustads o Muslim teacher na si Sulaiman Beto. Para sa kanya, nakakatulong ang turang programa sapagkat ang mga kalaman na nakuha maaari niya ituro sa kapwa niya Muslim. Sinusuportahan niya din ang naturang kampanya kontra illegal na droga sapagkat wala o manumabuting na idudulot sa katawan ng tao ang paggamit ay ipinagbabawal na gamot. So, ito po mga activities na ito talaga napakagandang at karoon lang ng division niya base sa utak ng nakaroon ng talagang assessment niya ipaabot para sa lahat ng sinasabi ng kapayapaan kaya na sinasabi. Dati namang gumagamit na ipinagbabawal na gamot si Kyle, hindi nito tunay na pangalan. Napili niya mag-surrender sapagkat bati dito ang taimtim na kampanya na kasalukoy administrasyon kontra illegal na droga. Kusa itong dumalo sa paglunsan ng Salam o Plantaphang. Wika nito na marami daw siya natutunan at hinding-hindi nababalik sa paggamit ng illegal na droga. Yung mga hindi na ako gumagamit noon, naghanap buhay na lang ako. Nag-vendors na lang ako, nagbebenta na ako mga frutas or mga grapes, apple, mga pong and orange na ganyan. Bagong buhay na. Salitang salam, nagmula sa wikang Arab na ibig sabihin mapayapa. Samantalang ang salitang taphang, pinagdugtong na mga salita mula sa Bisayan dialekto na tapok at hangyo. Ibig sabihin, isinusulong ng autoridad ang mapayapang pakikiusap sa mga drug dependents at pinagsasama-sama upang maturuan at mabigyan ng panibagong pag-asa. Sa lungsod na General Santos, inilunsad ang kauna-unang salam o plantaphang. Layunin nito ang tutukan ng mga kapatid nating Muslim na drug dependents at maparating sa kanila ang taimtim na kampanya ng kasulukoy administrasyon kontra droga. Program conducted by Salam Section under sa Regional Public Community Relations Division. We are addressing yung mga brother Muslim natin nasa mga Muslim communities para sa ating anti-illegal drug campaign. Salam is ito yung sections na nag-address sa lahat ng mga Muslim brothers natin sa mga rumads dito sa Gensa. Sa ngayon, nagpapatuloy pa din ang kampanya ng mga otoridad kontra illegal na droga. Kasabay nito ang panawagan nila sa publiko na maging alisto at isumbong ang mga kahinahinalang kilos sa paligid. Sapagkat ang seguridad ng kapaligiran, nilang dapat iasa sa kapulisan at sa bayan na pakikisama mula sa taong bayan. Jeremiah Diana, Brigada News. Biglang naputol ang linya ng kuryente ng Socoteco 2 sa may kahabaan ng Presidential Manuel Quezon Avenue sa Barangay Dajangas West sa harapan mismo ng paaralan ng West Central Elementary School kaninang pasado alas 10 ng umaga. Ayon sa mga residente, naputol raw ang nasabing kable na may dumaang isang pumping truck kung kaya't nagdulot ito ng pagkabahala sa mga residente at agad itong itinawag sa Socoteco 2. Makalipas ang ilang minuto, agad naman itong inaksyonan. 10:30 gay na, bali ang kable, kalit lang siya gano, putol. Tapos sinag-agi itong saka nagong gapump sa siptik. Pag-agi niya, bali nadalahig po niya ba? Naapil. Pagkatapos, gitawagan na lang po na mag-Socoteco kay kinanglan po na mag-kurinti po. Motoy nga ito lang, naitabo gay na. Naka-ano din sila. Nakakuha din ng tawag, nag-ato din sa dali dayon. Tapos nag-ano sila dayon. Sa iba pang balita mga kabrigada, target ng Department of Health para sa taong 2017 na mas mapabuti pa ang serbisyong pangkalusugan sa publiko kung saan may nakalaan ng mahigit 90 bilyong piso para sa lahat ng mga proyekto ng DOH para sa buong bansa ngayong taon. Ibrigada mo Jeremiah Marie Diana. Suliranin ngayon ni Chofanas ang bayarin sa ospital dahil higit isang linggo na naka-confine ang kanyang asawa dahil sa anemia. Bagamat miyembro ng PhilHealth, hindi daw lahat ng kanilang bayarin cover nito. Kung kahit nang nalaman ang programa ng Department of Health para sa taong 2017, hinggil sa walang babayaran sa pampublikong ospital ang mga indigent member ng Natura Ahensya, natuwa ito. Nindot na kayo na, kahit ako na kayong tabang bitaw sa mga pobre, sir nga, inaotpunta nga. Ang katong nga masakit kong nga pobre nga, unta, maulian sila nga, kanang
maayo yun ang ilang panglawas ba nga wala po sila bayaran kay tungod sa tabang sa gobyerno. Pinatingin naman ni Ana May ang tatlong buwang sanggol sa isang pribadong klinika sapagkat ilang araw na daw ito inuubot sinisipon. Wala siyang trabaho at isang construction worker ang asawa. At ngayon may sakit ang anak, kailangan pang magbayad para sa konsultasyon ng doktor. Kaya't positibo ang pananaw nito sa plano ng DOH na mas lawakan pa ang programang pangkalusugan. Mayroon kayo magamay itong beron sa sasakyan. Kung malibre man, mayroon. Pagpapabuti na healthcare services sa publiko, ito ang nais ng Department of Health Mindanao Cluster para sa taong 2017. Kabila na dito ang free hospitalization sa mga indigent members ng PhilHealth kung saan ni piso walang babayaran ng mga pasyente. Kasabay din ito ang patuloy ng mga kampanya kontra sa mga sakit at mabigyan ng mas mabuting serbisyong pangkalusugan ng publiko. Kung ano yung kailangan ng ating magkampayan, dapat masagot. At saka yung equitable healthcare financing. Dapat walang magbabayad na mahihirap. Oo, dapat zero ang no balance billing yan. Kailangan sa ating mga hospitals, pagka ikaw ay PhilHealth member, especially yung doon ka sa NHTS at CCT, wala akong bayad yan. And yan ang gusto natin. Pero yung sinasabi natin mga legacies, I can tell you some. Gusto natin, gusto ng Department of Health na meron blood adequacy. Lahat ho ng ating mga health facilities, especially hospitals, kailangan may ready blood para kung sa emergencies hindi ho nahihirapan yung mga mahihirap. Para sa taong 2017, may proposed budget na higit 90 bilyong piso para sa lahat ng mga proyekto ng Department of Health sa buong bansa. At sa ngayon, umaasa ang publiko na mas magandang serbisyo mula sa naturang ahensya. Jeremiah Diana, Brigada News. Kasabay ng pagbisita ng barko ng Republika ng Pilipinas Andres Bonifacio Frigate 17 sa lungsod ng Tsensan, isa din sa mga adhikain ng Philippine Navy ang mapalapit ang kanilang trabaho sa mga tao sa pamamagitan ng pag-exhibit ng kanilang mga sariling gamit sa loob ng barko kung saan ang ilan maaaring hawakan, maisuot at makita. Alamin natin yan sa special report ni Johanna Quilinderino. Protecting the seas, securing the future. Mga katagang pinanghahawakan ng mga magigiting nating Philippine Navy. Kaya sa kanilang pagbisita dito sa lungsod ng General Santos, kanila ring nais na mabigyang kaalaman ang mga residente ukol sa kanilang ginagawa at trabaho. Kaya naman isang exhibit ang kanilang isinagawa. Nakapaloob rito ang mga aktual na disaster response and relief equipment. Mayroon ding nagaganap na limited recruitment para sa mga nais maging kadete. Nakadisplay rin dito ang mga photostatic at mga aktual na Naval Special Operation Unit o Philippine Navy SEALs. Meron po tayo na exhibit dito po na magtatagal ngayong araw, 10 to 10 operational hours. Then nandito po kasama po natin ang ating mobile recruitment team ng Philippine Navy. Kung gusto niyo pong pumasok sa Philippine Navy, nandito po ang mga requirements na kung saan po kailangan niyo i-comply para po makapasok sa Navy, maging officer man or enlisted personnel. And of course, nandito rin po yung ating Naval Special Operations Group o ating ang Philippine Navy SEALs. Nakikita po natin dito ang kanilang mga gamit, mga sniper rifles, M4s, and kanilang iba pang gadget, mga diving gears. And pwede po nilang hawakan yon and magpa-picture-picture, groupie-groupie, wala pong problema. Kaya naman ang magbabarkadang ito, window shopping lang ang balak. Ngunit nang makita ang exhibit, nagkaroon sila ng pagkakatuwaan. Kita mo, unsa gid ang kabugat, mga anak god, mga sila ginagamit sa ano god? Panggira. Sila panggira, anak. Kung unsa gid ka... ka-equip ang mga sundalo na to. Siyempre, na-miss kayo sa una, sa TV na ako sa nakita karon, nakita na ako sa personal, so murag exciting. Samantalang ang 22 anyos na si John Sinsans, alam raw talaga ang tungkol sa exhibit at sinadyang puntahan ito para makapagtanong-tanong tungkol sa recruitment. Ngunit, hindi umano ito pinalad dahil naubusan ito ng slot para sa mga kukuning babae. Pumunta ako dito for recruitment sana, pero hindi siya available for women kasi daw po next year pa daw yung sa mga babae kasi full na napuno na daw yung para sa babae. Ngayon hanggang sa mga susunod pang mga araw, maaaring bisitahin ang nasabing exhibit at nang makita ng personal ang kanilang mga kagamitan.
sana po makapunta po kayo. And of course, tuloy pa rin po ang ating open house para po sa Ama ng Himagsikan, ang BRP Andres Bonifacio, na nandun po siya sa Dole Wharf. At doon po ang holding area or staging area sa Mindanao Polytechnic College for registration, and subsequently bibigyan po kayo ng bus from MPC going to the pier, then pier going to the MPC. Once again, mga kabrigada, magandang hapon po. Johanna Kilinderino, Brigada News. Tututukan ng lokal na pamahalaan ng Jensen ang problema sa kahirapan kung saan edukasyon ang pinakamabisang paraan daw para masolusyonan ang naturang problema. Kaya't nais nilang isulong ang mga programang nasa linya ng edukasyon upang sa huli magkaroon ng trabaho ang bawat residente. Ibrigada mo, Jeremiah Maridayana. Naninirahan sa ilalim ng tulay ang pamilya ni Jeffrey. May isang anak at tindera ang asawa. Lumuwas pa mula probinsya para makahanap ng kabuhayan dito sa Jensen. Ngunit hindi permanente ang nakuhang trabaho bilang laborer. Kung siniswerte daw, umaabot ng 700 piso ang kanyang naiuwing pera. Ngunit madalas pinagkakasya nito ang 100 piso kada araw para sa gastusin sa bahay. Isang kahid, isang tuka kung ituring ni Jeffrey ang kanilang sitwasyon. Walang gini kay isang kahig isang tuka armo gid niya, wala man ko maro eskwela, murog duwato na lang namo ning anay na lang gid mi. Swerte naman kung makakain na 3 beses sa isang araw si Leia. 7 sila magkakapatid, ulila sa ama at nasa probinsya ang ina. 4 na taong ito nakatira sa ilalim ng Mulok Bridge sa Barangay Labangal na lungsod. High school lang ang tinapos nito at pansamantalang tumigil sa pag-aaral. Sa ngayon nagsisikap ito upang makabalik sa eskwelahan at makapagtapos upang maiahon ang pamilya sa hirap. Oo, pero sa akong na-learn yun, sa pinaboy na sa reality, sa police pinaboy, ano, dili, kung lagi na siya sa tao, kung ano, kanang diskarte sa pinaboy. Tapos, education, syempre, isa po na siya. Pero wala mong nagtapagod sa ano, good employment lang. Kabilang sila Jeffrey at Leia sa 16.5% na mga mahihirap na pamilya sa Pilipinas. Kung saan ayon sa datos ng Philippine Statistics Authority, taong 2015, may naitalang 3.8 million na may hirap na pamilyang Pilipino. Bagamat mas mababa ang naturang porsyento kung ikukumpara ng mga nagdaang taon, nais pa din tutukan ng lokal na pamahalaan ng Jensen ang problema sa kahirapan. Sa ngayon daw, may mga proyekto na ang lokal na pamahalaan ukol sa pagdaguyod ng edukasyon ng mga residente ng lungsod, tulad ng alternative learning system at mga scholarship, at mga livelihood trainings para sa mga residente. Ngunit para sa chairperson ng Committee on Public Affairs and Information na si Councilor Lourdes Casabuena, edukasyon ang pinakamabisang paraan upang masolusyonan ang problema ng kahirapan hindi lamang sa Jensen, kundi pati na din sa buong bansa. Para sa kanya, kung edukado ang isang tao, mas madali itong makakahanap ng trabaho. Well, number one is probably giving employment. Poverty will be reduced if you are going to give employment. Now, if there is a scarcity of employment, probably we can give them, let's say, livelihood program. So, in little always, I think we can address the problem, because others, unless we are going to solve poverty in our country, I think the more problems we are going to encounter. Ang kakaupo lang din na Indigenous People's Mandatory Representative na si Benjamin Talon, tututukan ang problema ng kahirapan sa lungsod. Lalo na mga tao na kabilang sa Indigenous People sector. Edukasyon din ang nakikita nito solusyon sa naturang problema. Kaya't nais itong makapasok sa paralan ang bawat mamamayan. Oh, yun talaga ang main purpose ko kung bakit ako gustong maupo. Dahil sa problema sa employment. Kasi kung walang employment ang tao, marami siyang gagawing masama. Ano? Pero kung kumpleto siya, may trabaho siya at may kaalaman siya, pwede siyang mag-abroad or magtrabaho dito sa ating bansa. Sa kabila ng problema ng kahirapan, nakabilang pa din ang Jensen sa mga syudad na maunlad ang ekonomiya. Ngunit sa kabila ng magandang pamumuhay na ilang residente ng lungsod, nais pa rin masolusyonan ng lokal na pamahalaan ang problema ng kahirapan sa lungsod. Ang kahirapan, isa sa problema ang kinaharap ng bansang Pilipinas, kung saan dito sa lungsod ng General Santos, may ilang mga pamilyang pinili na lang tumira sa ilalim ng tulay, nagsusumikap at nag-aantay upang makamtan ang mas magandang kinabukasan. Jeremiah Diana, Brigada News. Ipinagdiriwang ngayong buwan ng Enero ang National Bible Month. Layunin ito
ang maisulong ang kahalagahan ng nilalaman ng Biblia kung saan suportado ito ng lokal na pamahalaan ng Jensen sa pamamagitan ng pagpasa ng resolusyon ukol dito. Ibrigkada mo Jeremiah Maridayana. Nagpasalamat sa ibinigay na buhay si Janice kung saan kaarawan niya ngayon at una sa lahat, nagtungo ito sa simbahan para magpasalamat. Nararapat lang raw na pasalamatan ng may kapal sa isang taong dumagdag sa kanyang buhay. Nagkataon rin ipinagdiriwang ngayon ang National Bible Month kung saan para sa kanya mahalaga ang nilalaman ng salita ng Diyos. Kay do ano mangyapon na sa aton guide. Oo. So, guide naton sa adlaw-adlaw nga aton nga panginabuhi. Maskin pobre man ta kung may ara ta sing maayong faith sa God, di man nato mabalaan nga pobre gyapon ta. Mahilig din magbasa ng Biblia si James. Tuwing nagpabasa daw siya nito, mas napapalapit siya sa Diyos. Sa pagunita ng National Bible Month, nakikiisa ito at masaya siya sapagkat naisusulong ang kahalagahan ng linalaman ng Biblia. So, in a way po ba na paano ba nato mabuhi ang pulong sa Bible, di lang pinaagi sa pagbasa o pag-personal na interpret in ani, kundi paano nato siya ma-apply sa tuwang kinabuhi. So, by celebrating National Bible Week and National Bible Month, for me ka nang mas makatabang siya sa mga Kristiyano. Sa temang The Bible, Hope for Community Progress, ipinagdiriwang ang National Bible Month. Ayon sa Spiritual Director na si Father Raul Valle, mahalagang maipagdiwang ang buwan ng Biblia sapagkat naisusulong nito ang kahalagahan ng linalaman ng Biblia na maaaring gamitin gabay sa pang-araw-araw na pamumuhay. So, importante talaga na maisabuhay, maisalarawan natin ang Word of God, no? Wherever you are, no? Saan ka, sa bahay mo, sa trabaho mo, o sa pagiging kapwa tao mo. So ito ang kahalagahan. Suportado din ng lokal na pamahalaan ang National Bible Month kung saan nagpasa na resolusyon ukol dito si Council Lourdes Casabuena. Para sa kanya, mahalaga ipagdiwang ito sapagkat ang Biblia ang naglalaman ng mga naisiparating na may kapal sa publiko. Because you know, while it's true that there is the neutrality as far as religion is concerned in the Philippines, no? But we cannot set aside that the Bible is really very important in the lives of every person because that will strengthen our character and even our faith in God. Because in times of crisis, in times of pains, you know, in times of disaster, sino bang tinatawagan natin? Hindi ba ang Diyos? But we can only find the good words of the Lord in the Bible. Sa pagdiriwang ng National Bible Month, ang pinakamahalaga ang may parating sa bawat Kristiyano ang sakripisyong ginawa ng may kapal dahil sa kanyang pagmamahal sa mga tao. Jeremiah Diana, Brigada News. 4 days na lang mga kabrigada bago ang nalalapit na coronation night ng Miss Universe 2017 kung saan naging mainit na usapin sa mundo ng social media ang pagkuha ng pambato ng Pilipinas na si Maxine Medina ng interpreter, opinion ng mga netizens. Hati, ibrigkada mo Johanna Quilinderino. Excited ang English teacher na si LJ Pulido sa darating na Miss Universe 2017 Coronation Night. Ngunit, may isang hiling ito kay Philippine vet Maxine Medina na huwag na sanang gumamit ng interpreter sa darating na pageant na sanay na kasi umano na lahat ng magiging representante ng bansa hindi gumagamit ng interpreter. I want her to use English. Why? Because ever since we joined Miss Universe and ever since I watched Miss Universe, I always see our girls using English. So I'd rather have Maxine use English. Para naman sa sumasali rin ng mga pageant na si Jester Manansala, mas mainam raw na English pa rin ang gamitin. Dahil sa mga gantong klase ng paligsahan, hindi gaano napapansin ng ma-interpreter. Dapat mas pag-aralan niyo yung English para mas ma-enhance pa yung ano niya, yung pagsagot niya ng English sa Miss Universe para mas may pagmalaki pa siya sang... Si Feb Stel Solano naman na taon-taon inaabangan na nasabing pageant. Pabor pa rin siya na huwag nang gumamit si Maxine ng interpreter. Nakasanayan na kasi ito ng mga tao. And dapat gamitin doon English. So, pero okay naman din na gamitin yung Tagalog na language kasi it's our language naman. Pero in my opinion kasi pag... If Maxine, if ever na gagamit siya ng interpreter, I don't think so if kung mananalo siya kasi nga
It's an international, I mean universal pageant. Taliwas naman para kay Arbrent Apayart ang suhestyong ito. Ayon sa kanya, hindi daw nababase sa lingwahe ang magiging resulta nito. Ang importante, may ihayag niya ng maayos ang kanyang nais na iparating. Hindi naman ba yan yung English para manalo sa pageant, di ba? It's how, it is how you carry yourself during the whole duration of the pageant. So, I don't see any problem with her using translator since aminado naman siya na hindi siya marunong gumamit ng English masyado. Ilang araw na lang nalalabi bago ang coronation night ng prestigyosong pageant na Miss Universe 2017 na gaganapin sa January 30. Inaabangan ito ng lahat, lalong-lalo na ngayong taon na Pilipinas ang host country. At kasabay nito ang pag-asang makukuha ng Philippine vet na si Maxine Medina ang corona. Ngunit, naging mainit na usapin sa social media ang pagiging tagilid nito na makuha ang corona dahil sa naganap na send-off party. Hindi umano naging maganda ang pagsagot ni Maxine sa nangyaring question and answer portion gamit ang wikang Ingles. Ayon naman sa college instructor na si Elviro Bacalanmo na nagtapos ng Master of Arts in Education major in English, doon pa rin siya sa paggamit ni Maxine ng wikang Ingles sa darating na coronation night. Ngunit, dagdag pa niya na hindi naman masama kung sakaling gagamit siya ng interpreter kung doon siya komportable at ma-express ang kanyang sarili. In her interview that expressing herself in English might have a little bit difficulties. That's why I saw her interview also that she's here to win. That's why gagamit siya ng interpreter kung kinakailangan. But for me, she should use the language. Doesn't mean when it comes in expressing ourselves, it's difficult on her part. But I don't think so. That just be herself. Sa ngayon, patuloy pa rin na palaisipan sa lahat ang magiging final na desisyon ng nasabing beauty queen. Pero ayon naman kay Maxine, ikinukonsidera niya ang pagkuha. Johanna Calendarino, Brigada News. Good news sa mga nakapagtapos ng high school ngunit walang sapat na pondo para magkolehiyo sapagkat may hatid na 200 slots na scholarship ang lokal na pamahalaan ng Tsensan para sa iba't ibang training courses. Ibrigada mo Jeremiah Marie Dayana. Hatid ng lokal na pamahalaan ng Tsensan kasama isang pribadong paaralan at TESDA ang scholarship para sa mga residenteng nagtapos ng high school. May 200 slot para sa mga interesado aplikante. Maaaring mag-enroll sa mga course na ito ang mga estudyante, Automotive Servicing NC1 na magtatagal ng 156 hours, Automotive Servicing NC2 na magtatagal ng 676 hours, Electrical Installation and Maintenance NC2 na magtatagal ng 40 hours, Shielded Metal Arc Welding NC2 na magtatagal ng 268 hours. Sa mga may hilig magluto, maaari din mag-enroll sa Bread and Pastry Production NC2 na magtatagal ng 141 hours at Cookery NC2 na magtatagal ng 316 hours. May training din sa serbisyo tulad ng Front Office Services na magtatagal ng 442 hours, Healthcare Services na magtatagal ng 996 hours at Pharmacy Services na magtatagal ang training ng 271 hours. Para sa mga interesado aplikante, narito ang lista ng mga requirements. Dapat edad 18 pataas, high school graduate, magdala ng high school card, Certificate of Good Moral Character, TSA Birth Certificate, NCAE o YP4SC o Transcript of Records, at accomplished formula sa City Mayor's Office. Para daw sa karagdagang detalye, maaaring magtungo sa City Mayor's Office ng lungsod. Layunin na naturang scholarship ang matulungan ng mga estudyante di pa kaya mag-enroll sa kolehiyo sapagkat sa pagtatapos daw ng kursong pinili mula sa scholarship natin ng lokal na pamahalaan, maaaring na makahanap ng trabaho sapagkat nakakuha na ng sapat na skills at training. Jeremiah Dayana, Brigada News. Balitang Mindanao mga kabrigada, arestado ang 2 guro sa isinagawang bypass operation ng Lumbia Police, Cagayan de Oro City sa Macanhan, Carmen. Para sa detalye, ibrigada mo Jessa Pacaldo. Arestado ang 2 guro
12, sinagawang drug bypass operation ng Lumbia Police, Cagayan de Oro City sa Makanhan Carmen nitong lungsod. Kinilala ang mga suspect na sina Alex de la Vega, 39 na taong gulang, nagtuturo sa Carmen National High School, at isang Billy John Perez, 36 na taong gulang, na nagtuturo naman sa Kanituan National High School. Inihayag ni Police Senior Inspector Dennis Ibsulo, Station Commander ng Police Station 8 Lumbia, matapos maresto ang dalawang guro na kuha din sa kanilang posisyon ang 7 pakete ng shabu. Ditinado na sa Lumbia Police Station ang naturang mga suspect at haharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act. Para sa Brigada News TV, Brigada Jessa Vertodaso Pacaldo ng 102.5 Brigada News FM Cagayan de Oro, The Musica News Authority. Higit 1,000 katutubo naglunsad ng kilos protesta laban sa mga malalaking kumpanya sa South Cotabato upang ilabas ang kanilang hinaing laban sa mga malalaking kumpanya sa lalawigan. Ibrigada mo, June Deska. Muli na namang nagtipon-tipon dito sa lungsod ng Coronadal ang nasa 1,000 katutubo at ilang militanteng grupo upang ilabas ang kanilang hinaing laban sa mga malalaking kumpanya sa lalawigan ng South Cotabato. Partikular na tinututulan ng grupo ang aerial spraying, open pit mining, coal mining at logging activities na nila'y nakakasira sa kalusugan at kalikasan sa lalawigan. Hirit din ang grupo na taasan yung sahod ng mga ordinaryong manggagawa. Kabilang sa lumahok sa kilos protesta yung mga miyembro ng SOCOPA, KMP, Sama Ako at iba pa. Ngunit napuna ni South Cotabato Governor Daisy Abanci Fuentes ang ilang rallyista na niya'y nakikisawsaw sa issue sa South Cotabato samantalang galing naman sa ibang lalawigan. Tiambal na nagidman si SP Mulong Solibio eh. Tidi sa labto niya manaya sa tao. Kapin pa nga ang ginahakot niya, hindi taga South Cotabato. Magugunitang Abril ng nakarang taon ay nagtipon-tipon din ang naturang grupo dito sa lungsod ng Coronadal. Yan ang ulat para sa Brigada News TV. Ito sa Brigada June Deska ng 95.7 Brigada News FM Coronadal. The Music and News Authority. Habang magsasagawa rin ng 4 na araw na kilos protesta ang mga magsasaka at lumad na nagmula sa North Cotabato, Compostela Valley, Davao del Sur, Davao del Norte at Davao Oriental at maging sa Bukidnon upang masolusyunan ang problema ng land grabbing at implementasyon ng Agrarian Reform Program. Ibrigada mo, Julius Pakot. Magsasagawa ng 4 na araw na kilos protesta ang mga magsasaka at lumad na nagmula sa North Cotabato, Compostela Valley Province, Davao del Sur, Davao del Norte, Davao Oriental at Bukidnon. Tinatayang nasa mahigit 1,000 ay nasaang sasali sa nasabing kilos protesta na isasagawa sa Rizal Park sa Davao City kung saan tinatawag itong kampuhan ng mga mag-uuma para sa pagkain, lupa at hustisya. Nais parating ng mga nagpro-protesta na masolusyunan na ang problema ng land grabbing at ang implementasyon ng Agrarian Reform Program. Gusto rin sana nilang iparating kay Pangulong Rodrigo Duterte ang kanilang mga hinaing, lalo na sa mga lugar na apektado ng mga iba't ibang kalamidad. Nagsimula ang kampuhan sa mga mag-uuma para sa pagkain, lupa at hustisya kahapon at matatapos sa 29 ng Enero ngayong taon. Mula dito sa Brigada News FM Davao, ako si Brigada Julius Pakot. Sa 91.5 Brigada News FM Davao, The Music and News Authority. Mas mababa ang economic expansion sa ikatlong quarter ng 2016 kumpara sa initial report. Base sa report ng Philippine Statistics Authority, na itala ang gross domestic product sa 7% na mas mababa sa initial tally na 7.1%. Ang downward revision ay bunsod ng mas mababang revised estimates sa mga subsector ng mining and quarrying, trade and repair ng mga motor vehicles, motorcycles, personal and household goods, transport, storage and communication, manufacturing at iba pang services. Samantala, naitala naman ang mas mataas na paglago sa sektor ng agrikultura at forestry. Una nang inihayag ni Socio-Economic Planning Secretary Ernesto Pernia na inaasahan nila ang paglago sa third quarter na nasa 6.8 hanggang 7.1% habang ang paglago sa buong taon ay nasa 6.5 hanggang 7%.
Itinanggi ni dating Pangulong Benigno si Bion Noynoy Aquino III na sangkot ang mga Amerikano sa isinagawang Oplan Exodus sa naganap na Mama Sapano Massacre na ikinasawi ng 44 na miyembro ng Special Action Force. Ayon kay Aquino, tumulong ang US sa pagbabahagi ng equipment at hardware na pinanggalingan ng intelligence report, ngunit anya noon paman ay tumutulong na ang US sa mga nagdaang administrasyon sa pagsusupply ng mga kagamitan sa Pilipinas. Maliban pa rito, itinanggi rin ni Aquino na pinigilan siya ni dating Presidential Advisor on the Peace Process, Ging Deles, na magpadala ng air assets sa kasagsagan ng operasyon. Git pa ng dating Pangulo, walang kinalaman si Deles sa law enforcement operation. Samantala, binigang diin ni Aquino na hindi tamang ihayag na ipinatuloy niya ang Oplan Exodus at pinabayaan na lamang ang mga SAF troopers na nasawi sa naturang engkwentro. Sa balitang international, US President Donald Trump na nilagdaan na ang dalawang executive order upang masimula na ang banta nitong pagpapatayo ng pader sa US-Mexico border at pagpapalakas ng kanilang border patrol. Sa kanyang talumpati sa Department of Homeland Security, muling nanindigan ang presidente ng Estados Unidos sa kanyang desisyon na muling palakasin ang seguridad ng Amerika laban sa mga ilegal na migrante at ibalik ang oportunidad para sa mga Amerikano. Saklaw din sa kautusan ng Pangulo ang pagkuha ng karagdagang 5,000 agents para magbabantay sa kanilang border at karagdagang 10,000 immigration and customs enforcement officers para sa pagpapatupad naman ng deportation proceedings sa mga undocumented aliens. Japanese Prime Minister Shinzo Abe bukas sa pagkakaroon ng posibleng bilateral free trade talks ng Japan sa pagitan ng Estados Unidos, kasunod ng pagbibitiw ni President Donald Trump sa Trans-Pacific Partnership o TPP. Tinupad ng bagong Pangulo ng Estados Unidos ang kanyang pangako noong nakaraang eleksyon na kakalas ang kanyang pinamumunuang bansa sa TPP at dumistansya sa mga kaalyadong bansa sa Asia. Naniniwala rin kasi ang Commander-in-Chief na ninanakaw daw ng TPP ang mga trabaho at investment na para sa Estados Unidos. Ayon pa kay Prime Minister Abe, hindi raw muna siya gagawa ng mga espekulasyon patungkol sa trade policy ni Trump hanggat hindi pa lubusang naaprubahan ang miyembro ng kanyang gabinete. Kung si Trump naman ang tatanungin, una na nitong nilinaw na mas pabor siya sa two-way trade deals kesa sa multilateral. Kabuuan ng Ronda Brigada ngayong araw ng Webes. Mga storyang 24 oras na tinutukan ng news team ng Brigada News TV. Ako po si Kabrigada Jen Solis. Kabuuan pagserbisyo atin para sa publiko. Walang halong kasinungalingan. Lahat para sa katotohanan. Ako si Brigada Tornican. Sadyang mapagmahal SM Balyeke. At ito ang Ronda Brigada.